Hello mga ano, kamusta? Okay ba tayo dyan? Ano na? Sana lagi kayong okay at sana lagi kayo nasa mabuting kalagayan mga kano. No? At this time mga kano, eto, nasa harap pa na naman tayo ng ating laptop. Kasi ngayong araw mga kano, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-book online ng ating road test dito sa Ontario. So ito mga kano, no? Kailangan natin magkaroon ng driver license dito. Ayan. So, meron na tayong G1. Alam nyo na kung paano kumuha ng G1. And alam nyo na rin yung mga reviewer or yung mga ano ba yung ine-exam dito sa pagkuha ng G1 license. And ito nga ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-book. Kung mahirap bang makakuha ng book para sa road test or appointment or madali lang ba? Ito, samahan nyo ako mga kano para makita nyo kung gano'ng nga ba kadali kumuha ng appointment para dito sa ating road test sa pagkuha ng lisensya. Ito mga kano, sa tingin mo, ano ang pinakamagandang kunin? Magpo-full G na ba tayo? Kasi meron tayong chance o may privilege tayong kumuha ng full G license kasi meron tayong driver license certificate na ipinakita doon sa drive test center. Or mag-G2 muna ako. Ano sa tingin mo mga kano? Samahan niyo ako. Let's go! Here we go mga kano. Eto, punta tayo sa Google. And i-type natin ang drive test .ca. Ayan, ayan, may shortcut na siya mga kano. And punta tayo dito sa ating drive test .ca. Ito na nga. Lalabas dyan ang official website ng drive test. So, ito mga kano. Ayan, driver license, driver test. And, andito makikita nyo dito sa mga submenu na ito. Ayan, driver license, cars, drive test, knowledge test, at kung ano-ano pa mga kano. And fees, makikita nyo naman dito mga kano. Ito ang ating puntahan. So, i-click na natin ito. May sumulpot pa dito. Ayan. Ala, may virus na yata mga kano. Ito, puntahan natin itong book a road test. Okay. So, tingnan natin mga kano. Road test booking. And 5, 4, 3, 2, 1. Book a road test. Let's go! Ayan mga kano. Ayan, maluma. Yes. Piliin lang natin yung nakasaad dito. Please click the image. Okay. Ipasok lang natin dito yung ating email. And then yung ating driver's license number. Ito po yung ating G1. Ano? Kung meron po tayong G1, ito po yung G1 driver license number ang ilalagay natin dito. And then yung expiry or expiration, and then submit mga kano. Stay put ka lang dyan mga kano. I-fill up ko lang ito. So ito mga kano, no, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito, sa G ba tayo or sa G2? So kahit ano na lang mga kano, basta makapag-book lang tayo, no, subukan natin ang G. And pagka pinalad, go tayo. Pag hindi, try natin. So, try natin both. Okay. Ang importante, makapagpabook tayo ng ating road test mga kano. Oh yeah! Alright. Okay. Ayan na po mga kano. So, piliin lang natin mga kano kung saan tayo malapit. So, dito tayo malapit mga kaano sa... Ayan, dito tayo. Okay, continue. And continue. Anong nangyari? So, try again natin mga kaano. This one. This one. Okay.
So, wala mga anong vacant. So, alam niyo naman ibig sabihin ito, no? Yung bilog na may slash na ganoon. So, prohibited. Walang vacant mga anong sa month of September. October. Oh my god. Try natin sa November and December. Patay tayo mga kano. Walang vacant sa full G. Alright. Okay, try naman natin mga kano dito sa malapit-lapit. Sa ibang lugar naman tayo. I-try natin dito sa Clinton. So, like 45 minutes, on 30 minutes driving from here. Sa aming lugar. Okay. September, wala. Okay, let's check. Oh no, fully booked mga kaano. Alright. Okay. Wala sa full G. Then, let's try dito sa G. G2. Okay. Okay. Book a new road test. Ito mga ano, G2. Try natin. Continue. And dito pa rin tayo sa lugar namin na malapit, mga kaano. And here we go. Oh, asan na yun? Ayan mga kaano. Alright. Alright. September. October. Ulala. So, try lang natin mga kaano. Try natin. Hanggang December mga ano, walang vacant ng road test. Oh my god. Para sa G2. So, i-try natin i-refresh mga ano, baka sakaling my miracle. Okay, continue lang natin. All right. And bumalik tayo sa main menu. Anyway, i-type ulit natin mga ano, yung ating information, email and ganito. And i-try uli natin. Eto mga kano, nagbabalik tayo. So i-try muna uli natin ang G2. Continue ulit. Alright. Madami dito mga kano, medyo pwede naman na natutuntahan. Pero ang mahirap kasi mga kano, wala pa naman tayong sasakyan. And kapag doon tayo nagbuksan malayo, which is like 45 minutes travel from here, so parang alam nyo na. And yun, oh my god, wala pa rin po bakante. So ito, nakikita nyo naman mga ano sa G2, wala pang bakante. Try natin next year. Oh my god. Oh yun oh, meron mga ano? Ito. Alam, March na. Tignan natin. January 2022. Para sa G2, tingnan natin yung next. February, meron. March 22, meron. Okay. April 22, summer. Oh, see mga ano. So, yung winter, mga ano, is open. May ano, kita nyo mga ano, from January to February to March. Medyo winter season pa to mga ano. And pagdating ng summer next year, ayan, fully booked na naman po siya mga ano para sa G2. So, medyo mahirap ang ating decision making dito mga kano pag mag-book tayo ng winter.
My golly, wow. So i-try natin mga kano yung G. Alright, try uli natin yung full G mga kano. Punta tayo sa dashboard. And then ito. And book a new road test. Try natin yung G again for the second time mga kano. And tingnan natin kung may yung slot or vacant. Okay. Or kung kaparehas din ng G2. Okay. So, again, September, wala. October, wala. November, wala. December, wala. Puno mga ano. January 2022, puno. Para sa road test ng Class G or Full G. Kahit winter mga ano, walang makakalabot sa Full G or Class G license. Ayan mga ano. Patay tayo dyan. My golly, wow mga ano. So mamaya again mga kano, itatry ko ulit na mag-refresh ano. Sana mayroong maging vacant doon sa bago mag-winter, kasi pag winter magkukuha tayo ng license like G2, may vacant naman. Nga lang medyo mahirap ano, mahirap ang weather condition ano. Ayon sa mga nababasa-basa ko rin, syempre baguhan pa lang tayo dito sa Canada. So, hindi pa natin alam yung talagang weather ng winter. So, this is the first time mga kaano na ma-experience namin yung winter. Ano. So, maybe it's a little bit risky na magkuha tayo ng road test in that winter. So, i-refresh ko lang mamaya. At sana naman, merong ma-vacant ba yung mga nagpa-book? Minsan nagpapa-cancel yan mga kano, no? In the last minute, malay mo, malay natin mga kano, magkaroon tayo ng booking ng road test na mas maaga, na hindi na tayo aabuti ng winter ng mga kano. Sir! Yes, sir! Susundan nyo ako mga kano. So, hanggang dito na lang muna at mamaya, tignan na uli natin. 3 days later. Yun mga kano, kamusta tayo dyan? Welcome back! Ayan, sana lagi kayong okay at sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan mga kano. Bagong lahat, magandang lalaki at babae kayong lahat, no? So, dito tayo mga kano, itry uli natin yung pagbubook natin ng road test. And nakita nyo naman last time, di ba, yung una nating try. Although, tinry ko talaga. Ayan, at ngayon ipapakita ko uli sa inyo kung ano ba ang kaganapan sa pagbubuk ng ating road test mga kaano. Para naman magkaroon na tayo ng driver license dito mga kaano, hindi yung G1 lang ano. And ayan na, full season na mga kaano, naglalagas na yung mga daon sa labas. And malapit na ang winter mga kaano. Medyo alam nyo na kapag winter, according din sa mga nakakausap ko, medyo mahirap nga naman ano, kasi alam niyo na yan, sobrang lamig, talagang parang nasa loob ka ng freezer. Yung situation ng transportation, for example ng bus, most likely yan medyo late yan, kasi may mga nag-scrape ng snow o yung snow plows no sa kalsada. So, medyo may kaunting delay ang travel time. Magiging problema din ito kung sakaling papasok sa tayo sa trabaho, no? Kaya kailangan talaga ng adjustment sa oras kung sakali mga hindi tayo pala rin at makakuha tayo ng lisensya kung makakuha din tayo ng sasakyan. Pero lahat ng yan, mga kano, ilalaan natin yan kay Boss G. Yes, no? Para siya na bahala kung bibigyan niya ba tayo ng license or bibigyan niya ba tayo ng kotse o ng sasakyan.
So, siya na bahala. Basta gawin lang natin, mga kano, kung ano yung kaya natin gawin right now. And let's go, mga kano. Try natin. So, here we go, mga kano. Ito. Balik ulit tayo dito sa drivetest.ca. And oo nga pala, mga kano, kung ikaw ay bagong tune in lang dito sa aking channel, ang aming pinag-uusapan dito ay kung paano ba mag-book online para sa iyong road test sa pagkuha ng G2 or Class G or Full G dito sa Ontario, mga kano. So eto, ipapakita ko lang sa inyong mabilisan. So punta ka dito sa drivetest.ca and then punta ka na agad sa book a road test. Click mo lang yan, mga kano. Okay. And then lalabas ito sa inyo, yung CAPTCHA. Okay. Pagkatapos ng CAPTCHA, ilalagay nyo lang ang inyong email address dito and then confirm your email address and yung driver's license mo o yung G1 driver's license number mo. Dito mo lang siya ilalagay and then yung expiration niya and then submit lang, mga kano, no? Ayun, mga kano, recap lang tayo, no? Katulad nun, pagka na-pass, na-input mo na yung iyong mga details, pwede na tayong mag-book ng either G2 or G. At ayan, mga kano, no? Gusto ko lang ipakita uli sa inyo yung kaganapan dito kung paano nga ba mag-book, ano? And ito sa G, unahin muna natin ang G, book. Okay, continue. And tulad ng una natin ginawa, dito tayo sa malapit sa amin. Okay, continue. And ayun, mga kano. Nakita nyo, mga kano? Ayan. Meron siya. Merong bakante. Naalala mo ba nung una tayong naghanap ng booking, mga kano? Walang bakante yung October. Ang bakante lang yung season ng winter. From December or from January to March, di ba, mga kano, kung natatandaan mo. Alright. Try natin next. Ayan, December 1. So, medyo may snow na siguro niyan, mga kano. So, no yan. So, i-drop ko na ito, mga kano, no? Kasi ito yung pinakaantay natin. Oh my God. Sabi ko sa inyo, mga kano, eh, si Boss G na ang bahala dyan. Basta ibigay mo lang sa kanya kung ano talaga yung hinihiling mo at saka yung nasa sa puso, sa isip mo. Ayan, sakto. October 12, sakto sa season. Hindi pa winter. Medyo malamig, pero hindi naman ganun kadulas yung daan. Medyo umuulan, pero okay lang. Kesa naman mag-go tayo sa winter. And this is G2. G2, mga kano. So, hindi ko napupuntahan yung Full G or Class G kasi siguradong wala. Wala talagang bakante. So, ito, i-grab ko na ito, mga kano. And stay put ka lang dyan. Uunahin ko lang muna ito. I-click lang natin yan. Ayan, mga kano. And then continue. And tuloy-tuloy na yan, mga kano, no? Tuloy-tuloy na lang yan. I-continue lang nang i-continue, mga kano. And then, ayan na. Ay, naku po. Sorry, mga kano. Excited lang ako kasi talagang napasakto. Sakto rin. Paggawa natin ng vlog, hindi ko ina-expect. Eto na. So, pilapan ko lang to, mga kano. And then, balitaan kita, mga kano. Thank you sa inyo. Babalitaan ko kayo in the next day, in the next few days, mga kano, kung ano ang mangyayari at kung ano man ang nakaganapan doon sa aking road test, mga kano. So hanggang dito na lang muna, mga kano, no? So tulad ng sinasabi ko sa inyo, mga kano, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung fully book man yan, itry nyo lang nang itry. Kasi ako, ginagawa ko minsan kapag sa trabaho, pag break time, tinatry ko lang ulit mag-login dito, no? Then rinirefresh ko lang. And eksakto naman, at this moment in time, kayo ang saksi, mga kano, merong bakante, October 12. So i-grab ko na yon kasi yun ang bigay ni Boss G. Hindi na ako magta-try ng iba pa. G2 man ito. Yung G, makakanta yan, mga kano, no? So para sa akin kasi, kapag nag-try ako sa G, and then hindi ko rin naman maipasa, sayang naman yung chance. So kung dito naman ako sa G2,
it's okay lang. Kahit bumagsak ako sa G2, meron pa rin akong reserve na G. So, kung ano ibigay, yun na lang muna tayo. And then, yun muna ang ating i-focus, mga kano, no? So, yung G, set aside muna. Unahin muna natin itong G2. Thank you, mga kano. Hanggang dito na lang muna, mga kano. At sana lagi kang mag-iingat. Maraming salamat nga pala, mga kano, sa mga nagsasubscribe. At maraming salamat sa inyong pagtitiwala, sa inyong kaano, no? So, sisikapin ko mabigyan pa kayo ng mga informative na vlog na tulad nito. At sana andyan lang kayo at nakasuporta. And ayun, wala na akong masabi. Ingat kayo lagi, mga kaano. And sa mga pupunta dito, good luck sa inyo. And always keep safe, stay safe. God bless you all, mga kaano. So see you, bye, and God bless.